topic for this morning is about the love of God, and our text is from 1 John chapter 4, verse 8. At sa umaga po na ito, mga kabatid, meron po tayong apat na punto na pag-aaralan, pero I decided last night to divide it into two, at dalawang puntos lamang pong ating tatalakayin sa araw na ito, part 1 and part 2 ng The Love of God. And this morning, we'll be talking about benevolence and grace. Lata kabsat na gito nga adal kat na adaw tayo, iti surat ni Millard Erickson nga Christian Theology. Ngayon, dagiti lata sa uti apo, iti adang mapagiin na dalan tayo, iti da ito nga agsapa. Bayad iti panagalugi tayo kakabsat, dawatek man nga dumog ti amin kat mapantay iti panagkararag. Amami nga Diyos, amami nga nailangitan, apo agyaman kami ken ka, agyaman kami apo iti parabor, ngayon bay mo kada kami, iti ayat o apo Diyos nga, imbuyat mo kada kami, sapay ko maapo, iti da ito yung agsapa, at adapay o apo nga, iturong na kami nga mapresyar, iti aglaplapusan ano apo Diyos nga, ayat mo para iti mong galmay sa kada kami. Kadagiti kakabsat mi apo Diyos nga gandat nga umay, sapay ko maapo, tawak ni tam iti dalanda, tapno makadwami mat idaw apo, iti panaginadal, kadagiti so, iti da ito yung agsapa. Da ito yun apo, iti kararag mi, in Jesus' name, amen and amen. Praise God. So, pagmamahal. Kapag ho pinag-uusapan natin ang pagmamahal, ano po ang una nating naiisip? Opo, gasolina, ano pa? Diesel, yung dating 47, 42 ngayon, 67 na ho. Ano ang diesel, grabe. At sabi nga na mayroong chance pa na tumaas ito sa 100, no? Siguro kung papakinggan ng mga magiging apo ko ang mensahe na ito. Sabi nila, nagreklamo na kayo sa 100? Ngayon nga, 600 na isang litro. Siguro in the future, ganun na kabilis, ano? Alright, so nagpartak kakabsat iti panaggato iti gasolina, ya? Katikar-karanag tayo kakabsat nga ni apo iti mga bendisyon, iti pagilian tayo tapno mapagbalagyan tayo dagito. Alright, so when we're talking about love, pagmamahal, iti English, balimot love, hamba nga panagnina, ya? Okay, so pagmamahal kakabsat, most nga mapanunod tayo, ano ito muna nga mapanunod tayo kakabsat kat dajay romantic love. Yan. So, sino po dito ang married? Taas po ng mga kamay. Ng mga married? Oh, hindi po nagtaas ng kamay yung mga ibang kinasal. Nako, dinideny ho yata nila na sila'y married. Okay. Sino po dito yung single? Ayan. So, sino dito yung it's complicated? Alright. So when we talk about love, when we talk about pagmamahal, mga kapatid, una po na pumapasok sa isip natin ay yung romantic love. Pero sa umaga po na ito, mga kapatid, ay mas mataas po na kalidad ng pagmamahal ang ating pag-uusapan. Dahil tila ho ba sa panahon natin ngayon, sabi nga ho ni Gary Chapman, na ang sumulat po ng Love Languages, na tila ba bumababa na daw ang ibig sabihin ng love. Lumilit na daw yung kahulugan ng love dahil minsan sinasabi nating I love this dog. Di ba? And then sasabihin mo sa asawa mo, I love my wife. No? Para magkatumbas na yung, si Sugar, yung aso, at saka yung asawa. Parang lumilit na ho yung kahulugan ng pag-ibig. Kaya ho, sabi ni Gary Chapman na mahirap nang ipaliwanag ang termino na pag-ibig sa panahon natin ngayon. Ngunit sa papakinggan po nating mensahe sa umaga na ito, hindi po tungkol sa romantic love sana ang maiwan sa isip natin, kundi ay yung mas mataas na kalidad ng pag-ibig, at yun nga po ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa Romans chapter 3, verse 10 to 12, makikita po natin dyan, mga kapatid, ang maliwanag na nakatangian o natural na katangian ng mga tao. At kung titignan natin sa verse 10b hanggang sa 11, sabi dyan, awan iti uray maysa analinteg a tao, awan ti uray maysa a makaawat wenno mangbiro iti Dios. So basa dagiti verses ti Ilocano a kabsat nga mabalin yung abasan ti English wenno Tagalog nuhan yung maawatan. Okay. So sabi dito sa verse na ito na kahit isa po sa atin ay wala pong matuwid na walang naghahangad sa atin na hanapin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung binabasa natin ang verse na ito, mapapatanong na lang po tayo minsan kung posible ba talaga na ang banal, makatarungan at perpektong Diyos ay maaaring umibig sa katulad natin na makasalanan, liko at
sabi nga sa verse na yan, ay hindi naghahangad na hanapin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Minsan ang hirap maunawaan, mga kapatid, ano ho? Ngunit, para maunawaan po natin, kailangan ay tignan natin ang isa sa mga attributes, isa sa mga katangian ng ating Diyos, at yun ho ay ang kanyang pag-ibig. Sa 1 John chapter 4, verse 8, maliwanag po na hindi lang siya nagmamahal, hindi lang siya umiibig, kundi ay siya mismo ang pag-ibig. 1 John chapter 4, verse 8, tisaan nga gayat, san nangamuti Diyos, tati Diyos ket ayat. God is love. As so, tuwing po pinag-uusapan natin ang katangian ng Diyos, number one, automatic na iisip natin, God is love. And many would say that this is the basic attribute, pinaka-basic na katangian ng ating Panginoong Diyos, yung kanya pong pag-ibig. At sa umaga po na ito, we will be talking about the first two dimensions of God's love. Yung dalawa po na nasasakupan ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Number one, let's talk about benevolence. Or ito ang ibig sabihin po nito ay kabutihang loob, kawang gawa, o kaya ay yung poong kabaitan. Yan. So yun po yung ibig sabihin ng benevolence, mga kapatid. Ayon po sa dictionary, ang definition po ng benevolence ay the quality of being well-meaning or yun pong kindness. Ang idea po ng benevolence, mga kapatid, ay yung tungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi naghahangad, hindi naghahanap ng sariling interes, kundi ho ay yung kapakanan lamang natin na mga tumatanggap nito. Okay? To give us a clue, siguro naririnig niyo na po yung benevolence fund, no? Kung merong isang organisasyon, katulad ng church or any other organization, meron silang tinatawag na benevolence fund. At itong fund na ito ay ginagamit para tulungan yung mga nangangailangan, yung ospital, namatayan, or whatever po na problema ng kanilang mga kamembro. Yung benevolence fund, yun po yun. Kaya nagkaroon na po tayo ng idea kung ano ibig sabihin ng benevolence. Dadya nga itid mo, gaputa concern ka, madanagan ka, no, niya iti kasasaad na iti day tangakab sa atin, no, gayon. Ito po yung nagbibigay tayo ng wala tayong hinahangad na kapalit. At ito, yung pagbibigay natin ay nagmumula lamang po sa ating concern. Yan. Sabi ni Millard Erickson, by benevolence, we mean God's concern for the welfare of those whom He loves. He unselfishly seeks out our ultimate welfare. Okay, so dahil ta ka nung kahapsat, iti kay papanan na iti benevolence. And basically, kahapsat, the first verse ng mga maipanjipanunod tayo at may papaniti ayat ni Apo, may papaniti benevolence na, di kabutihan na, di kawang gawa na kanya tayo kakabsat kat dajay, John 3:16. I-recite tayo man kakabsat. For God, shall not perish but have, amen. At kung papansinin po natin ang verse na ito, mga kapatid, initiative po ng Diyos na isugo ang kanyang kaisa-isang anak at hindi po ito dulot ng ating pagmamakaawa sa kanya. And even in Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8, ang sabi po dito, inayat kung pinili na kayo tiapo, san nga gaputag ado kayo ng kadagiti dadu mga tattao. Kinapudno na da kayo ti kabasitan a nasyon dito'y daga. Ngem inayat na kayo ti Apo ket tinungpal natin karina kadagiti kapunan nyo. Daytoy ti kapuna nga isalakan na kayo ti ari ti Egypto babanti na indaklan apan naka balin na. Take note kahabsat, ngem inayat na kayo ti Apo ket tinungpal natin karina kadagiti kapunan nyo. And we know these Israelites, paulit-ulit lang silang tumatalikod sa kasunduan nila sa Panginoong Diyos. Sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at paulit-ulit nila na nilalapastangan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit makikita ho natin dito sa verse na ito kung gaano po kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa kanila na kahit na ganun sila kapasaway ay ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanila. Dito po natin mapapansin, mga kapatid, na napaka-selfless po ng pagmamahal ng Diyos sa atin at ang tanging hangad o ang inaalala niya ay ang atin pong kapakanan lamang. Sa John chapter 15, okay, matatagpuan po natin dito, mga kapatid, na pag-ibig po ang basihan
ng ating Panginoong Diyos nang siya po ay makipagrelasyon sa atin. Sa loob po ng 9 verses, from verse 9 hanggang verse 17, 9 verses, ay meron din pong 9 times na nasabi ang salitang love. Which only means, mga kabatid, that the basis of God's relationship with us ay pagmamahal. At sa verse 11 po, ipinahayag niya ang tunay na interes na, sa mga mananampalataya. Sabi ng verse 11, imbagak daytoy, tapno iti aragsak ko, adda kumakada kayo, ket nananay kumaha iti ragsakyo. Kada kayo, ragsakyo. No kitaan to yung absat pasig nga para amin kada tayo, iti ayat nga imparik na ni Apo. And in verse 13, ti katan-ukan nga ayat nga ipakita ti maysa nga tao, isot paningipaay na iti biag na para kadagiti gagayam na. Greater loves, no one than this land. Yung ibinigay niya yung kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kaibigan. Gaano ka selfless? Gaano ka selfless si God? He gave himself for his friends. Isang bagay na hindi ho natin madalas na nagagawa. Remember, nung magkakaibigan kayo, hinabol kayo ng aso, tumakbo ka, iniwan mo yung kaibigan mo. Di ba? Tinarayam, digayam mo. Hindi tayo selfless. Gusto natin iligtas muna yung sarili natin. Di ba? Merong relief. Una mong nilista yung pangalan mo kaysa yung pangalan ng kapitbahay mo. Di ba? Hindi tayo selfless. Pero tingnan natin yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. He laid down his life for his friends. Ngunit sa katunayan, mga kapatid, hindi lang ho siya namatay para sa mga kaibigan, kundi ay maging po sa mga tao na itinatanggi ho siya bilang Diyos at tagapagligtas. Kahit na alam niya na walang isusukli na pagsamba, pagtitiwala ang ibang tao, binigay niya, ginawa niyang posible para sa lahat ang kaligtasan. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi maging para po sa atin sa panahon natin iyon. Kahit na alam ho niya na walang ibibigay na kapalit ang mga taong ito, pinili niya na ipakita ang kanyang habag at ang kanyang awa. Sa mga talata po na ito, mapapatunayan natin na hindi na niya tayo itinuturing na alipin. John chapter 15, we can see that, mga kapatid, sa chapter na yan, na hindi na alipin yung turing ng Diyos sa atin. Hindi na master-servant relationship yung in-establish ni Lord na relationship sa ating mga Kristiyano, kundi ay friend to friend. Bilang isang kaibigan na ng ating Panginoong Diyos. Itinuring tayong kaibigan ng Panginoon at siya ay concerned sa ating kapakanan at hindi sa kung ano ang makukuha niya sa atin. Sa katunayan, mga kapatid, hindi po tayo kailangan ng Diyos para may patupad niya ang kanyang mga hangarin. Kaya niyang establish yung kanyang purpose, kaya niyang may patupad ang kanyang mga hangarin kahit na wala tayo. Ano po? Pero, okay? Ganun pa man, mga kapatid, pinipili niya na kumilos sa pamamagitan natin. Dahil dito, mapapatunayan po natin na hindi ho makasarili ang pagmamahal niya sa atin at sa iba pa niyang nilalang. Just that one example nung ibigay niya ang kanyang nag-iisang anak para tayo po ay mabigyan ng buhay na walang hanggan, para tayo po ay maligtas. Ginawa niya ito kahit na alam niyang hindi lahat ng tao ay tatanggap sa kanya. Let's read 1 John chapter 4, verse 10. Dayto itipudno kay papananti ayat. Sana gaputa inayat na tayo ti Diyos, no dikat inayat. Sana gaputa inayat tayo ti Diyos, no dikat inayat na tayo. Tayimbaw na ti anak na apakapakawanan, digiti basbasol tayo. Kakabsat, han na tayo lang ay insalakan ni Apo Diyos. Okay, hindi lang niya tayo niligtas, kundi ay patuloy pa rin po niya na ipinapadama sa atin ang kanyang pag-ibig sa araw-araw. God continuously pursues us, keeps us, and seeks us out every single day. Hindi nagtapos yung pag-ibig ng Diyos nung tinanggap mo siya as your Lord and Savior. Kundi sa araw-araw, mga kapatid, mapapansin ho natin, mararamdaman natin, makikita natin na tayo po ay
iniibig ng ating Panginoong Diyos. And here, in Luke chapter 15, meron pong tatlong parables na magpapakita po sa atin or mag-emphasize pa po ng ating points sa umaga na ito. The parable of the lost sheep, okay? Nawala yung isa sa 100. Anong ginawa ng shepherd? Iniwan niya yung 99 para hanapin yung nag-iisang tupa. Walang nabanggit sa verse na yan na espesyal na katangian ng tupa kung bakit niya ito hinanap, okay? Kundi ay hinanap niya ito dahil bahagi siya ng flock. Walang ibang reason. Walang good qualities yung tupa na yon. Just because he is a good shepherd, hindi niya hahayaan na mawala yung isa. Okay? The parable of the lost coin. Inilarawan po dito sa parable na ito ang sigasig na hanapin ang nawawalang isang barya at makikita ang kanyang ginawang pagdiriwang nang matagpuan niya ang nawawala niya. And lastly, the most famous, ano, the parable of the prodigal son, the parable of the lost son, the lost sheep, the lost coin, and the lost son. Kita po natin dito mga kapatid, hindi lumayo, hindi pumunta ng malayong bansa ang tatay niya para hanapin niya ang kanyang nawawalang anak. Simply mga kapatid, umupo ang kanyang tatay sa lugar kung saan matatanaw niya ang kanyang anak kapag siya ay paparating na. At araw-araw niyang inaantay sa upuang yon ang kanyang anak na lumayo sa kanya. Okay? Pagbalik ng kanyang anak, alam po natin sa kanyang mga salita kung gaano kabongga, gaano kaganda yung selebrasyon na ipinakita ng kanyang ama sa kanya dahil ito ang aking anak na minsang nawala ngunit ngayon ay natagpuan na. Now mga kapatid, sa Bible, maraming beses po natin makikita kung paano po inalagaan ng ating Panginoong Diyos, kung paano iningatan ng Panginoong Diyos ang mga minamahal niya. Napakalaking example na lang po ng mga Israelites, no? Pagkalabas nila ng Egypt, papunta na sila ng Promised Land. 40 days lang na biyahe nila, pero inabot ng 40 years dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ngunit ano ang ginawa ng Panginoong Diyos sa kanila? Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yes. Katulad ng napag-aralan natin last week, the integrity of God, wala ni isa sa mga pangako ng Diyos ang hindi niya tinupad. Kahit na gaano katigas ang kanilang mga ulo, minahal pa rin sila ng ating Panginoong Diyos. Minsan, akala po nating mga Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa atin lang. Ano, exclusive lang para sa atin. Ngunit hindi po, ito ay para sa lahat. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 45, tapnogbalin kayo nga anak ni Amayo sa dilangit. Tapada-pada a pagranyagan na tiinit na kadagiti na imbag ken kadagiti dakas at tao. Mangited ti todo kadagiti agaramid ti na imbag kastamet kadagiti agaramid iti dakas. Hindi pwedeng bumabagyo doon sa mga unbelievers tapos yung bahay ng Kristiyano ang taas ng init ng araw. Hindi pwedeng ganun, di ba? Pag bumabagyo, bumabagyo sa lahat. Pag umaaraw, umaaraw sa lahat. Pada-pada, kabisat ngay ayatan ni Apo Diyos, iti amin nga, tattao. Pada-pada ngay lukat ni Apo Diyos, iti panangawis na, iti pan na kaisalakan para iti amin nga, tattao. And God is showing this immeasurable love. Saan nga masukat nga panagayat ni Apo Diyos titunggal may isa nga tattao kakabsat. Okay? Ito ay dahil hanggat maaari ay ayaw po ng ating Panginoong Diyos na maranasan ng tao ang judgment or ang punishment ng ating Panginoong Diyos. Okay? But I'm not talking about universalism. Yung universalism po is yung pananampalataya na dahil mapagmahal ang Diyos, mahal ng Diyos ang lahat ng tao ay maliligtas. Alright? Hindi ho ganun. Tunay po na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nga binuksan niya ang posibilidad ng lahat ng tao ay maniwala at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Pero huwag din ho natin kakalimutan that He is also a just God. Makatarungang Diyos na hindi niya hahayaan palampasin ang kasalanan. Alright?
No haantang awatan ni Suna kas Diyos kan mangisalakan iti biyagda, pinalampas dahan da di oportunidad ni inted katakwada iti Apo, idinto nga inted ni Apo Diyos kanyada iti kastaunay nga panagayat da. Siguro wakabsat, no adda iti anak tayo. Maiyarig tayo dahito ay kadag iti anak. Yeah? Nga da di anak tayo kahit no maminsan nakaroonay iti tanggan iti ulo da. Nga impariknam kanyadan, inbuhos mo kanyada iti amin nga panagayat mo. Ngamdumtong to ti tiyempo, nga umingar dan to pailangkin ka. Ya? Yeah? Medyo umingar ka kabsat. Sila nga yung pinakan mo ko madyaaso. Kasi God, no, imbis ko mga ikadal na ka, when no, araw ko pa nakadyaaso ko, wala lang to kanya, umingar. Ya? Yeah? Kasi jay. Alright? Ngam naman pa'y kasa, kabsat. Anak tayo lata isuda, ay ayatan tayo lata isuda. Okay, tayo po yung lost sheep, tayo po yung lost coin, tayo po yung lost son. Pero ginawa niya ang lahat upang tayo po ay makasama niyang muli. Makikita ang pagdiriwang na kanyang inihanda para sa mga natatagpuan niyang bumabalik sa kanya. And once we're back to him, okay, he will lavish his love in ways na hindi po natin ma-imagine, mga kapatid. Tayo po yung nawawalang tupa. Tayo yung naliligaw na tupa. Tayo yung lumayo na anak ng Panginoon. Tayo po yung kayamanan na natagpuan niya. At sana po sa araw-araw, alalahanin po natin, mga kapatid, kung gaano po niya tayo inibig. Kung gaano po kalaki yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin. Okay? At kung naiisip po natin na tayo po yung prodigal sa nalumayo sa ating Diyos Ama, sana kapatid ay bumalik na tayo sa Kanya. Dahil inaantay niya tayo. Inaantay niya na lumapit muli tayo sa Kanya. Magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. At kilalanin natin na Siya ang ating Diyos. Siya ang ating Ama. At Siya ang ating tagapagligtas. Matagal na tayo nagpapakasasa sa kasalanan. Matagal na tayong namumuhay sa kadiliman. Matagal na tayong naghihirap dito sa mundo na pinipili natin ng mga nawawalang anak ng Diyos. At kung tayo ho yun, we might be physically present, but in our spiritual life, we know that we are spiritually lost because we have chosen to rebel to God. Now is the time to be reminded, kapatid, bumalik ka na sa Panginoon. Huwag po sana tayong makalimot kung papaano ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. That He sacrificed His own life, His own Son. Ang kanyang mga dugo ang tumagas dun sa krus, mga kapatid, upang tayo ay maligtas. Hinango niya po tayo sa magulo, sa madilim, sa masama na mundo. At sana po, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos na nakaranas ng gantong uri ng pag-ibig, huwag na tayong tumalikod sa Kanya. Kundi ay bumalik na ho tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po ay inaantay ng ating Panginoong Diyos. God wants to lavish His love on us. Na walang inaasahang kapalit, na walang hinahanap na sariling interes, benevolence kakabsat, nananay kakabsat, tiayat ni Apo Diyos, at sapay kumapilyan tayo, magsubli kenkwana. The second dimension of God's love that I'd like to share with you is yung salita po na grace. Yan. Sabihin nga po natin lahat, grace. Yan. Praise God. So ibig sabihin po ng grace ay hindi lahat ng nagre-responde. Ibig sabihin po ng grace ay hindi ho nagre-responde ang Diyos base sa kung ano yung nagawa natin at kung ano yung hindi natin nagawa. Kundi ay nagre-responde po siya base sa kanyang pag-ibig para sa atin. Grace is usually described as undeserved merit or favor. Yan yung ibig sabihin ng grace. Hindi natin deserve, pero ibinigay niya sa atin yung merit, ibinigay niya sa atin yung favor. Ang bagay na ito ay hindi lamang po natin matatagpuan sa New Testament, kundi ay maging po sa Old Testament. Because meron pong mga theologians na nagsasabi, sa New Testament lang yung grace. Hindi po. Even in the Old Testament,
mababasa din po natin ang grace ng ating Panginoong Diyos. Exodus chapter 34 verse 6, nagnaniyaway at isangwana ni Moises kat kinurana, siyak niyaway a Diyos ang managayat ken manangaasi sa anak analakang agpungtot, nadungo ken napudno ak. Right? Nadungo ken napudno ak. Naayat kakabsat ini ken asawa ni Tim. Nadungo. Ephesians chapter 1 verse 4 to 8 in the New Testament, sakbay ti pannakaparsuay ti lubong bago pa magkaroon ng Eva at Adan, mga kapatid. Pinili na tayo ng ating Panginoong Diyos. Nga agbalin nga kukuha na babaan ken ni Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tay iti imatang na. Watch out. Gapu ti ayat na. Han nga gapu ti relihiyon mo? San nga gapu ta Kristiyano ti pamilyam? San nga gapu ti anyaman nga ba? Gapu ti ayat na. Inkadengen ti Diyos ababaen ken ni Yesu Kristo pagbalinan na tayo nga anak na. Dahito iti paghayatan ken panggap na. Idahidayo tayo ti Diyos. Gapu iti nakaskas daw, apan ang ipakita na, ti kinaimbag na kada tayo. Gapu iti inted na asagot kada tayo, babanti na rami ti dungdungwan ng anak. Babanti papatay ni Kristo, nagunod ti waya-waya, ket napakawan dag iti basbasol tayo, anyan ang nagdakkel ti parabor ti Diyos, gaimpay na asibubuslon kada tayo. Gapu ta masirib ti Diyos, kat amuna iti amin abanag. Anyan kahabsat, ang nagdakkel ti parabor iti Diyos, impaay na, asang kabasit, saan? Nudigat sibubuslon, kada tayo kahabsat. At upang lubos po nating maunawaan itong grace na sinasabi natin dati parabor, ngayon tad kanya tayo iti Apo, kitan tayo man kahabsat, sublihan tayo man, dadya biyag tayo, idiawan pa ni Kristo kanya tayo, kan itan nga dahan ni Kristo iti biyag tayo. Without Christ, okay? Sa spiritual, tayo po ay naghihirap, tayo ay bulag, tayo ay marumi at patay. Ang ating mga kaluluwa ay nasa panganib ng walang hanggang kaparusahan. Ito po ay nung wala pa si Kristo sa ating buhay. Sabi ng Romans 3 verse 9 to 20, nagkasala tayo sa paglabag sa mga banal na batas ng Diyos. Inaamin ho ba natin na tayo nagkasalan sa ating Panginoon? Of course, di ba? Tayo ay mga kaaway ng Diyos. Sabi ho ng mga versikulo na yan, na tayo kakabsat kahit kabusor iti Diyos. And Romans 6:23, karapat dapat po tayo na mamatay. Hindi lang yung physical, kundi ay yung panghabang buhay na kamatayan o yung pangalawang kamatayan na sinasabi ng Revelation chapter 3, verse 19 to 20, yun hong impyerno. Karapat dapat tayo na mapunta doon sa impyerno, mga kapatid. Tayo ay hindi matuwid at walang paraan ng pagbibigay katuwiran sa ating mga sarili. Na kahit gawin na natin ang pinakamainam, na kahit gawin na natin ang pinakamabuti sa harapan ng Panginoong Diyos, ito po ay naihahalin tulad lamang sa isang maruming basahan. Wala tayong kahit anumang pamamaraan para maging makatuwiran sa harapan ng Panginoong Diyos. Ito tayo noong wala pa si Kristo sa ating buhay. Ito tayo noong hindi pa natin naiintindihan, hindi pa natin tinatanggap ang biyaya o ang grace ng ating Panginoong Diyos. At ngayon naman, na meron na si Kristo sa ating buhay, tinanggap na natin yung grace ng Lord sa atin, ano yung nangyari sa atin? Pinaabot ng Diyos ang kanyang pabor sa atin at ang grace po ng Lord ang nagligtas sa atin. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ho ay naligtas. At binibigyan din tayo ng grace ng Lord para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. We cannot overcome sin on our own. It is by the grace of God that we can overcome sin. Ito ngayon ay dahil meron na si Kristo sa ating buhay, hindi na natin pinipiling manatili, mamuhay. Sasabi natin kaninang madumi, madilim, at makasalanang pamumuhay natin. Ang grace ng Lord, ang tunay
na pag-asa ng bawat isa sa atin. Without the grace of God, there is no hope for everyone. And even the Apostle Paul, mga kapatid, he recognized repeatedly, paulit-ulit po niya na kinilala, mga kapatid, na sa pamamagitan ng grace ng Lord, siya po ay tinawag para maging apostol ng ating Panginoong Diyos. And when we talk about this grace, mga kapatid, mahalaga pong may paunawa po sa atin na ito po ay regalo. Sabihin nga po natin lahat, regalo. Amen. Lahat po na nagsabi ng regalo. Sa lalim po ng upuan ninyo, meron pong regalo. Alright. So ito pong grace, mga kapatid, ay regalo ng ating Panginoong Diyos. Ephesians chapter 4, verse 7. At mahalaga ang salitang ito, okay, noy mawat tayo tinigalo, okay, nauunawaan po ng sinuman na tumanggap ng regalo, okay, na ito ay hindi utang. Okay? Na ang regalo, mga kapatid, ay hindi mo kailangang suklian din ng regalo. Exchange gift yun. Ano? Ang kailangan lang nating bayaran ay utang, pero hindi ang regalo. At ang grace ng Lord, ang biyaya o ang parabor kakabsat ay regalo ng Diyos sa atin at hindi natin ito kailangang bayaran. Hindi natin ito kailangang suklian, kundi ay kailangan lang nating tanggapin at i-appreciate ito sa ating buhay through daily worship and communion with our Lord Jesus Christ. And when we worship God, and when we come every Sunday, when we join the prayer meeting, when we do our quiet time, it's not as if binabayaran mo yung grace na binigay sa'yo ng Panginoon. You are doing that, kapatid, because you are thankful. That is an expression of your gratitude at hindi yun pagbabayad sa biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Ito po ay regalo. At ibig sabihin din po ng regalo, mga kapatid, ay libre ito sa tumanggap, ngunit para sa nagbigay, siya po ay nagsakripisyo. Tama? Kapag ikaw ay binigyan ng regalo na worth 350 pesos or 500 pesos, ibig sabihin, ginugol niya yung isang araw na pagtatrabaho para ikaw ay bigyan ng regalo. Wala kang ginawa na pagtatrabaho, ngunit ang nagbigay ay may sinakripisyo para ikaw ay mabigyan. This means that the grace of the Lord is free, but this is not cheap because it was paid through the precious blood of our Lord Jesus Christ. And the grace of God, mga kapatid, does not end. Hindi po nagtatapos yung awa, yung biyaya ng Panginoong Diyos, mga kapatid, nung tayo po ay naligtas. It continues to work within us and upon us for the rest of our lives. Habang tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, mararanasan po natin ang grace ng ating Panginoong Diyos. Why? Ano bang ginagawa ng grace sa atin? Grace justifies us before a holy God. Grace provides us access to communicate and fellowship with Him. Grace wins for us a new relationship of intimacy with God. You see, ang dami pong ginagawa ng grace sa buhay ng mga Kristiyano. At kung babasahin natin ito, mga kapatid, marirealize na lang natin na kung wala yung grace ng Panginoon, nasaan kaya tayo? Nasaan kaya tayo, mga kapatid, kung wala yung grace ng Lord sa atin? Without the grace of God, we cannot come dun sa holy presence na ating Panginoong Diyos. Without the grace of God, wala tayong access kay God. Hindi ka pwedeng mag-pray. Hindi ka pwedeng umasa na ipoprovide ng Lord yung mga needs mo kung wala yung grace. Kung wala yung grace, hindi pwedeng maging intimate yung relationship mo with God. Kung wala yung grace, hindi mo kayang i-honor si God, parangalan ang Diyos sa sarili mong kakayahan. Without this grace, mga kapatid, okay, there's no comfort, there's no encouragement, and there's no strength para sa mga tao. And we can clearly see this picture sa buhay po ng mga tao na hindi po kumikilala sa biyaya ng ating
Panginoong Diyos. Ngayon, mga kapatid, ang challenge sa atin is bilang mga Kristiyano na tumanggap ng grace ng Lord, tayo po ang pinaka-inaasahan na magbigay ng grace na ito sa ibang mga tao. Believers are to exhibit this grace to others in all possible form. Meron ho sana tayong grace sa ating pananalita. Meron tayong grace sa pakikipagrelasyon natin sa kapwa-tao. Meron tayong grace sa ating pamumuno, sa isang negosyo, sa isang iglesia, sa isang pamilya. Whatever the Lord has, kung saan ka man nilagay ng Panginoong Diyos para mag-lead, sana na-exhibit mo yung grace na tinanggap mo mula sa Panginoong Diyos. Okay? Grace para ikaw ay magbigay, grace in giving, and grace in forgiving. May we all exhibit the grace of the Lord because we have experienced this grace that the Lord has given us. Naranasan natin yung grace ng Lord. Kaya nga naman mga kapatid, tayo pong mga anak ng Diyos ay kaya nating maglingkod sa iba because of the grace of God. 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Mabalintayo nga pagsirbyan, iti sabali nga tao, we can lend to the poor, we can reach out to the needy because we have received the grace of God, mga kapatid. We can wash each other's feet. Ibig sabihin, we can humbly serve one another because we have experienced this grace of the Lord. Naranasan natin ang biyaya, ang awa ng ating Panginoong Diyos. Now, if you are acting contrary to the grace of God, if you are living in sin, if you are dwelling in sin, maybe you have failed to truly recognize the author of grace, our Lord Jesus Christ. And today, kapatid, if you think na active ka sa church, but you know in your private life na hindi mo napaparangalan ng ating Panginoong Diyos, it's time na i-review mo yung iyong pananampalataya kay Jesus Christ. Tinanggap ko ba talaga si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas? Kinikilala ko na ba talaga si Jesus sa aking buhay bilang Diyos at tagapagligtas? Dahil kung tunay kapatid na naunawaan mo yung grace, there's no reason na paulit-ulit kang gagawa ng kasalanan. There's no reason na paulit-ulit ka kapatid na mananakit ng kapwa mo tao. There's no reason na hindi ka magpatawad. There's no reason na manatili kang parang hindi Kristiyano ang iyong ugali. When we truly understand the grace of God, it will lead us to a changed life. And another thing, mga kapatid, now that we have received the grace of God, pwede nating gamitin ito bilang isang pamilya para lumago ang iglesia. Romans chapter 12, verse 6 to 8. Having gifts that differ according to the grace given to us, remember, the grace given to us, let us use them. Gamitin natin yung grace ng Lord. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches, in his teaching. The one who exhorts, in his exhortation. The one who contributes, in generosity. The one who leads, with zeal. The one who does acts of mercy, with cheerfulness. Nupudno hakapsat ngay nawat tayo ti parabori ti Apo, usaran tayo dito, tapno maparangay iti iglesia. Nunikan na ka ni Apo Diyos iti sagot ng mga sabah, aramatam ang mga sabah. Nung inawat na ka iti, nunikan na ka ni Apo Diyos iti parabor, kat inted na iti kabaulan ng mangisuro ka. Kadag iti ubing, kadag iti agtutubo, kadag iti nataangan, agpaaramat ka iti Apo. If the Lord has given you the grace, kapatid, na ikaw ay maging maawain, gawin mo ito with cheerfulness. Maging maawain ka at gawin natin ito ng buong kagalakan. Ano? Magtutumulong sa mga nangangailangan. Okay? Kung ang binigay sa atin ng Lord na grace ay yung kakayahan natin na magbigay ng ating mga contribution, okay, ng ating mga ikapo,
let us give it in generosity. Alright? Yung awa ng Panginoong Diyos sa atin, yung biyaya, yung grace ng Lord sa atin, should lead us, mga kapatid. Okay? Nagamitin natin ito para lumago po ang ating iglesia. Now, ang mga tao na tunay na tumanggap ng biyaya ng Lord, ginagamit nila yung grace na yon para lumago ang iglesia. Hindi para masira ang iglesia. Hindi para mahati ang iglesia. Hindi para mamatay ang mga Kristiyano, ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Hindi para manira ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Ang tunay na nakakaunawa ng grace ng Lord, mga kapatid, ang hangarin niya ay upang magamit ang grace na ito at lumago ang iglesia. Now, let us review ourselves. Did I talk back or did I talk bad about other o sa mga fellow believers? Okay? Lord, forgive me. I want to exercise this grace and from now on, gusto ko lang po lumago ang church at hindi po ako maninira ng kapwa ko Kristiyano. Did I, mayroon ba akong ginawa para ma-divide ang mga young people? Para ma-divide ang mga adult men? Para ma-divide ang mga adult women? Para ma-divide ang church? Meron ba akong ginawa? Lord, patawarin mo ako and from now on, I will. Okay? I will promise na lahat ng gagawin natin by the grace of God, mga kapatid, is only para sa ikalalago ng ating church. If that's you today, if that's us today, mga kapatid, exercise yung grace sa tama na pamamaraan, sa pamamaraan na inintend ng ating Panginoong Diyos. The question is, how are we handling the grace that the Lord has given us? Paano mo hinahandle yung biyaya na binigay sa iyo ng Lord? Yung awa, yung grace na binigay sa iyo ng Lord, kapatid. Now ay ma-remind po tayo kung paano po natin dapat pahalagahan ang regalo na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dahil alam natin, gaya nga ng sabi natin kanina, unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat. Ngunit ibinigay sa atin ng ating Diyos. The love of God can also be emulated. Yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay pwede ho nating gayahin. At pwede rin tayong magmahal katulad ng kung paano tayo minahal ng Lord. The love of God can also be emulated by followers of God. We represent well this love because we have received the complete, permanent, and the abounding love of God. Walang makakapigil para maiparamdam mo o maipasa mo ang pagmamahal na yan sa ibang tao. Mga kapatid, I want to conclude this message with this verse. From our text, 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Ay ayatak agagayim, agiin nayat tayo, agsipod tati ayat, agtaod ti Diyos. Anak ti Diyos, ti siya sinuman nga gayat, kat amam muna ti Diyos. Ti saan nga gayat, saan nang amu ti Diyos, tati Diyos kat ayat. Kastoy ti panangipakita ti Diyos, kay ayatan na tayo. Imbaon na dito'y lubong ti bubugtong nga anak na, tapno maadaan tayo ti biyag, babaan kenkwana. Daytoy ti pudno akay papanan ti ayat. Sana gapo ta inayat tayo ti Diyos, nudigat inayat na tayo. Ta imbaon na ti anak na apakapakawanan dagiti basbasol tayo. Patbatget agagayem, no kastoy ti panagayat ti Diyos kada tayo. Rabbang namat garod, nga agin nayat tayo. Awan pa'y tinakakita iti Diyos, ngamno agin nayat tayo. Agtang ti Diyos kada tayo, kat man anay, tayat na kada tayo. Magdumog tayo man namin kakasad, kada kararag tayo. Amamin nga Diyos, agyaman kami, iti ayat mo. Gapu iti ayat mo, Apo Diyos. Gapu iti parabor mo. Gapu iti kinaimbag mo. Ito mong galmay sa kada kami. Kabalan mi, Apo Diyos,
Nga ipaay, Lord God, dahil ito nga ayat ka, dahil sa baling at tao. Kabaalan niyo, Apo Diyos, nga ipaay, dahil ito nga ayat, iti spiritual na pamilya, nga nang italkam kada kami. Tapno rumang ay, iti iglesia, pakaibilangan. Sabay ko, Maapo, itan, nga namati kami in kenka, itan o Apo, nga inawat mi iti parabor mo. Sabay ko, Mao Diyos, na masarakan, pitumunggal, may sakada kami, nga iti aramidan mi lang, Apo Diyos, katigit iti pagayatam. Iti pudno, nga intensyon, iti ayat ken parabor, nga sibubuslon, nga intan mo kada kami. Dagito'y lang kumaapo, iti masarakan, iti biyag, ito munggal may sakada kami. No, daman dito'y apo, dagiti kakabisat mi, naging gana itatakot, balod pailaang, iti paulit-ulit aklase, iti basol. No, daman dagiti kakabisat mi, dito'y apo, nga san ngagpaydalan iti parabor kan iti ayat mo, rebuke them, Father God, in the name of our Lord Jesus Christ, and encourage them, Lord, to make you the Lord of their lives. No, daman kada kami, O Apo, iti nagbasol ken ka. Gapo, Apo Diyos, iti san mi nga panangipatig, iti insagot mo nga parabor. I pray, Father God, I will just cleanse us, Lord, and forgive us from all our unrighteousness. Lord, we proclaim your love. We believe in your love, Lord. And help us, Lord God, to exhibit this love to others, and even, Lord God, to this spiritual family that you have entrusted us with. Thank you, Lord, for this morning. Bless us, Father God, and challenge us, encourage every one of us, Father God. Thank you, Lord, for your love. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.